May kilala ba kayong antukin? Nako, huwag babaliwalain yan. Mayroon kasi tayong tinatawag na excessive daytime sleepiness o EDS. Isa itong kondisyon kung saan nagiging antukin ng isang tao kahit pa may sapat naman siyang tulog sa gabi. Tinatawag din itong narcolepsy. Nasa 20% ng populasyon ang apektado ng EDS. Iniuugnay ito sa iba't ibang underlying conditions at posibleng nakadepende sa lifestyle at iniinom ng mga gamot. Posibleng ma-develop ang EDS kapag matagal na panahong nagpupuyat o kulang sa tulog ang isang tao. Sanhi rin ng sakit na ito ang sleep apnea kung saan nagkakaroon ng interruption sa ating pagtulog. Bukod sa physical well-being, apektado rin ng EDS ang trabaho ng mga dumaranas nito. Nagiging hadlang din ang EDS sa mga gawain pati na rin mga libangan. May mga kaso rin ng narcolepsy na nakakatulog ang mga pasyente kahit habang sila ay may kausap. Kalakip din ito ang kondisyon na cataplexy. Dito naman, nangyayari ang biglang paghihina ng muscles dahilan para mawala ng balanse ang ulo o di naman kaya mga tuhod. Posibleng maging antukin ang mga taong umiinom ng antihistamine, sleeping pills, anticonvulsants at opioids. Kung hindi maagapan, posibleng mauwi sa mental issues gaya ng depression ang sakit na ito. Posible pang mauwi ang EDS sa heart attack, diabetes, obesity at mas mahinang immune system na naglalapit sa atin sa mas marami pang mga sakit. Makatutulong para magkaroon ng maayos na tulog ang pag-iwas sa heavy meals at pag-inom ng alak bago matulog. Mainam ding mag-ehersisyo at magkaroon ng sapat na physical activity tuwing umaga para mas mahimbing ang tulog sa gabi. Inirekomenda rin pong magpatingin kaagad sa espesyalista kung nakararanas nito upang alamin ang sanhi at mabigyan ng agarang lunas. At para naman sa inyo pang mga katanungan tungkol sa inyong mga kalusugan, mag-ask Doc Dex lang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makabulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.